Ika-isa ng Setyembre, ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain at minamanmana naman nila siya. May talinhaga siyang sinabi ng mapuna niyang pinipili ng mga inimbita ang mga unang pwesto. Kung aanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang pwesto. Baka may kinumbidang mas importante kaysa iyo at darating ang kumumbida sa inyong dalawa para sabihin, ibigay mo sa kanya ang pwestong ito, kaya mapapahiya ka't pupunta sa huling pwesto. Sa halip, kung anyayahan ka, sa huling pwesto ka pumunta, sapagkat pagdating ng kumumbida sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, lumapit ka pa. Kaya mapararangalan ka sa harap ng lahat ng inanyayahan, sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Sinabi ni Jesus sa puno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, kung maghahanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mga kaibigan mo o mga kapatid mo o mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang iyong kumbidahin. Baka kumbidahin ka rin nila at susuklian ka. Kung maghahanda ka, mga dukha, mga baliwala, mga pilay at mga bulag ang kumbidahin mo. At magiging mapalad ka dahil hindi ka nila masusuklian, ngunit sa pagkabuhay ng mga mabuti ka, susuklian. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang daan ng kababaang loob patungo sa kaharian ng Diyos. Isa sa tunay na may pagmamalaki ng aming bayan sa Mayhay, Laguna ay ang aming malaki at sinaunang simbahan. Naitatag ang aming bayan noong taong 1571 at makalipas ang ilang taon ay naipatayo ng mga paring Franciscano sa tulong ng aming mga ninunong Mayhayenyo ang simbahang nakatayo pa rin hanggang ngayon. Minsan kong narinig na sinabi ng aking yumaong lola noong mga bata pa kami na kung ano daw ang taas ng simbahang iyon ay gayon din daw kalalim ang hinukay ng mga gumawa upang maging matibay ang pundasyong pagtatayuan nito. Minsan ko na ding narinig ang isang pari na nagsabi, if you want to build high, you must learn to dig deep. Ang pagtatayo ng anumang matayog na gusali at ang paghuhukay ng malalim para sa matibay na pundasyon ay maaaring iugnay sa ating buhay pagpapakabanal. Ang Panginoon na rin ang nagsabi na ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang pagiging dukha at ang kababaang loob ang siya namang talagang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ito ang mensaheng ipinararating sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo para sa linggong ito. Ito ang aral na ipinararating ni Jesus sa Pariseyong nag-aanyaya sa Kanya at gayon din sa atin. Malinaw din na sinasabi ng karunungan ng Diyos sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirak na habang ang tao'y umaangat sa antas ng kanyang pamumuhay, lalo niyang dapat ibaba ang kanyang sarili upang lalo siyang pagpalain ng Diyos. Ang kababaang loob ay nagbibigay sa atin ng tatlong magagandang bagay. Una, sa kababaang loob, bagamat ibinababa natin ang ating sarili, ay higit naman nating napararangalan ang Diyos. Hindi natin kailangang makipag-unahan sa iba katulad ng ginagawa ng mga Pariseo sa pag-unahang makaupo sa mga upuang pandangal sapagkat sa mga mata ng Diyos, pantay-pantay naman tayong lahat. Hindi din natin kailang iangat ang ating mga sarili kung may natatapakan naman tayong iba. Ikalawa, sa kababaang loob, nakikita natin ang tunay na mukha ng ating mga sarili sa harapan ng dakilang Diyos. Tayo'y mga nilikha at siya ang lumikha sa atin.
Mahina tayo at siya ang pinagmumula ng ating lakas. Mga lingkod lamang tayo at siya ang ating pinaglilingkuran. Ikatlo, kung sa iyong pagiging aba ay hindi ka nabibigyan ng parangal ng tao, makatitiyak ka naman sa parangal na ibibigay ng Diyos. Ang parangal na ibinibigay ng tao ay kumukupas. Subalit, ang parangal na kaloob ng Diyos ay hindi lang tumatagal sa mundo, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan.